yun guys, meron naging tirahin ngayon na Hyundai Accent na CVT. So, may fault error. Ayan. So, yun ang kailangan natin lahat guys. Okay, gagawin. So, palabang pyesa, bigil ko na ng pyesa. Pagkakasama niya. So, palitanan niyan siya. Bigil ng pyesa. So, natanggal na talaga totally yung jerk. Okay. Maglagay tayo mamaya. Dito tayo maglalagay ng midwest. Dito tayo maglalagay. Maglalagay na tayo ng fluid. Ayan na, kumuha tayo ng 5 litro para mag-sobra. So, pag maglalagay kayo ng fluid, kailangan CVT. CVT talaga yung magawin nyo. Palang araw. So ngayon guys, meron tayong titirahin ngayon na Hyundai Accent na CVT transmission. So gagawin natin, mag-change oil tayo. Tapos maglalagay tayo ng Hado EX120 revitalizant guys. Ito. Yan ang ilalagay natin. Okay? So para gumanda yung takbo. So meron tong fault code na tinatawag na P0705. So ibig sabihin yung inhibitor switch ang may problema. So gagawin natin muna erase muna natin yung code. So pagkatapos sa ating change oil, then maglagay tayo ng EX120. Okay, so small tips and basic pointers na muna ipapakita ko sa inyo para ano ko yung idea. Hindi na natin i-general para hindi kayo magkano mahirapan at malito. Para small video clips na ipapakita ko sa inyo. So yan yung unit guys. Okay, so tara, samahan nyo ko. Let's go. So may fault error. Ayan. So chinag natin yung code. Ito yung lumabas. So, transmission range sensor ang problema. So, yun ang kailangan natin i-address. Okay, wala na yung code. Ang ginawa natin, nag-clear code lang tayo. I-erase lang natin yung code. Ayan. So, kaya nawala siya. Pero, kailangan siyang palitan ng inhibitor switch dahil yung code niya is P0705. So, inhibitor switch yung gagawin. So, balapang pyesa, bibili pa tayo ng pyesa pagkatapos ang ating kakabit. So, yun lang yung mga small tip, basic, and pointers. Okay, ang gawin natin guys, punta tayo sa my hood and then ipapakita ko sa inyo yung inhibitor switch para makita nyo yung location tsaka yung forma niya actual. Okay, so pwede mo na din i-search yan. I-search mo sa Google, makita mo naman yun. Pero mas maganda na yung actual ng inhibitor switch sa Hyundai Accent. So, tara. Then, punta tayo sa my hood guys. So, andito tayo ngayon sa hood, nasa ilalim ng air filter o air cleaner yung tinatawag na inhibitor switch. So, pag matanggal natin ito, makikita na natin yung location niya. Okay? Okay, nandito na tayo sa inhibitor switch. So, ito yung location niya. Ito mismo yung papalitan. So, assembly. So, bibili kayo nito mismo sa Hyundai na mismo sa Mikasa para tama-tama talaga yung code name nito, yung code number sa akma sa kanya. So yun ang papalitan, pagkatapos palitan yan, okay na yan. So wala na, hindi na babalik yung problema. So yung location nya, sa ilalim sya ng battery, kung makikita nyo, tanggalin nyo yung filter, makikita nyo na yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, mag-change oil na tayo. Okay, so ito yung dito ko magsasali ng CVT fluid and then sa kabila naman, yun naman yung pinaka drain plug nya na level. Okay, so ayun na, almost wala na siyang laman. So hindi na natin sisimutin yan guys kasi mas maganda yung may matitira pang konting fluid doon mismo sa may total body niya. Although hindi naman siya mauubos lahat, pero mas maganda yung meron siyang konting matitira doon. Hindi naman ganun karumihan yung fluid ng CVT ng Hyundai Accent. So makikita nyo guys, ito yung level ng drain plug niya. So dito ka mag-base. Pag umapaw na siya dyan, ibig sabihin level na yung niya, pinaka gauge niya yun sa level gauge. Dyan naman tayo maglalagay ng fluid dyan din magsasalin. Okay, so kailangan tip tsaka basic pointers, kailangan pag CVT fluid, kailangan CVT fluid, huwag kayo maglalagay ng ATF. Kasi kung nakapaglagay ka ng ATF mismo doon sa CVT, magloloko mismo ang buong mechanism ng transmission automatic. Okay, so delikado, kailangan na specific talaga, kailangan na alam nyo. And then ngayon magsasali na tayo ng CVT fluid.
Okay? So tara, naman tatanggalin natin yung nut na yon para maka-inject tayo dito. Okay? Sige, tanggalin muna natin. So ayan, gamit ako ng special tools ko na ginawa. Tapos luluwagan natin para ma-open na siya. So ayan na guys, maluwag na siya guys. So kamay na natin. Ayan, nakamay na natin to. Okay. So ayan na, kamay na siya. So gawin natin ngayon, maglalagay na tayo ng fluid. So buksan natin to guys. Dito tayo maglalagay. Ayan. Ayan. Okay. So pag nagbukas kayo nyan, may iwan dyan na washer. Ito. Yan yung washer. Babalik nyo lang yung washer. Okay, tapos tanggalan nyo dito. Ito yung oil level nya. Pag umawas yan, pag umapaw, ibig sabihin okay na siya. Okay, so ito ang gagamitin na natin. So yan tayo. Tuhog yan. Okay, tapos dito natin yung sasabit. So yan yung setup natin. So ihulog na natin. Okay. So ayan na, kumuha tayo ng 5 litro para kung magsobra, okay. Kung ano, di tama lang. So lagyan na natin ito guys. So pag maglalagay kayo ng fluid, kailangan CVT, CVT talaga lalagay nyo, wag yung ATF. Kung ATF, ATF, okay. So kailangan alam nyo yung transmission na nilalagay nyo ng automatic fluid. Kaya kung hindi, magkamali kayo, yari, medyo masakit sa ulo. So kung CVT fluid, kailangan CVT, nakatatak kayo, no? Kita nyo, CVT fluid. So dapat alam nyo talaga yung gagawin yung procedure. Okay. So pagkatapos ito, tatakpan na natin. Okay. So gagawin natin yan, maglilinis pa tayo ng throttle. Lilinis natin yung throttle body. Pagkatapos natin maglagay nito. Then tingnan natin yung sukatan, yung mismo yung gauge niya, yung tinanggalan natin ng bolt. So pag umawas na siya guys, ibig sabihin okay na yung level. So ang gagawin natin, tatakpan na natin yan. Ano lang kasimple. So tatakpan na natin. Ito guys. So, ibig sabihin okay na yung nilagay natin. So yan na siya, ilalak na natin yan. Okay. So okay na, ngayon ihipitan na natin guys. Okay. Yan. So ihipit na siya. Okay na, nahipitan na natin. So tanggalin natin ito guys. Okay, pagtanggal sa kanila. We are almost done. And then gagawin natin guys, dadako na tayo sa HADO EX120 Revitalizant. So ito yung ilalagay natin, EX120 Revitalizant. Ang purpose nito is pakikinisin niya yung lahat ng metal surface sa transmission CVT sa loob mismo. So tanggalin natin ito naman ito. Yung ano na yan, yung EX120 Revitalizant guys. Okay. So tingnan natin yung laman nito. Isang kamay lang gamit eh. Yan, so ito siya, laman niya. Ayan. So ito. So ano purpose nito? Para gumanda yung ano mo. Ito yung transmission mo guys. Ayan. Ayan yung transmission mo. Ganyan ang itsura niya. So ayan na siya guys. Ang purpose nito is para ma-eliminate yung friction. Tapos yung friction ng lahat ng parts ng transmission mo. Especially makikita niyo sa video ko na yan. Talaga makikita niyo yung parts ng mga bakal, mga plain bearings, na washer bearing na talagang pinong-pino. So kailangan talaga yan na ma-address, matanggal yung friction. So ito yung mag-address guys, yung EX120. So okay, hindi natin patagalin, ilagay na natin. So tanggalin mo yan ngayon. Ayan na siya, simple lang, itutusok mo lang dito. Tingnan natin yung laman, tingnan yung mabuti yung laman ah. Yan, malalabasin ko na kulay green yan siya guys. Ayan o. Pala, sorry. Ayan. So yan yung hahalo dyan. Sputin pa natin. Hinap siyang kamay. Ayan. Okay, 1, 2, 3, go.
Okay, so ganun lang siya. Kadali. Okay, tapos takpan na natin. Ayan lang siya. Ganun lang siya kasimple. Ayan, takpan na natin. Ganun lang siya kasimple. So, 24 yung ano nito, yung nut nito. Pitan na natin ngayon. Okay. So, wala kayong tools na special. So, gawa lang kayo ng sarili nyong sistema. Tulad sa akin na para siya mahabang baril. Okay? So, anong ginawa ko? So, ayan o, mahaba. Para makahigpit ka. Okay? So, higpit ako muna. Okay, so, higpit na. Tanggalin na natin yung ginawa natin. Sobrang haba niyan, guys. Kita mo yan. Okay, so yun lang yung basic tsaka pointers na pwede nyo may bahagi sa oras na ito. So hanggang sa muli guys, so maraming salamat sa inyo. God bless, bye bye, and see you! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dab it up.